Pinangungunahan ng Paradise Tree Adventist Church ang naging evangelistic meeting sa barangay San Isidro, San Jose del Monte, Bulacan. Doon ay sama-sama silang nagdalaw ng kanilang mga kapitbahay at kanila silang inawitan at inimbitahan na dumalo sa gabi-gabing pagtitipon. Nasa huli sa gabay ng Panginoon ay naging dahilan ng pagtanggap sa bautismo ng 21 nilang mga kaibigan. Ang report yahatid ni Viola Didayo. Pasimula noong November 17, 2019, pagkamat malalayo ang ilang tahanan dito sa San Isidro, tinatay ang mahigit 30 hanggang 50 katao ang gabi-gabing dumadalo upang makinig ng pabalita ng Diyos. Iba't ibang uri ng serbisyo ang inilunsad ng Iglesia ng Paradise Tree Seventh-day Adventist Church upang maipadama ang pag-ibig ng Diyos. Kabilang dito ay ang pagbibigay ng libreng serbisyo sa pagbunot ng ngipin at libreng gamot. Bukod pa dito, kanilang nilapatan ng dagdag na musika ang serbisyo. Pasimula sa madaling araw, ang ating mga kapatid ay masiglang nagbabahay-bahay upang mangharana sa ating mga kaibigan. Ano pat kung sila pagbubuksan ng pintuan, sila ay magkakaloob ng Bible study at panalangin. Sa gabi naman, ang mga programa ay kinapapalooban ng mini-concert na tinatampukan ng mga kapatiran mula sa iba't ibang iglesia sa distrito. Ang ganitong programa ay kanilang inilunsad sa paniniwalang ang musika ay isang paraan upang maipaabot ang mensahe ng Panginoon sa bawat makakarinig. Ngayon, 21 kaibigan ang tumanggap kay Kristo bilang Diyos na tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo. Born again ako. Tagahanap po ako ng pag-aalaga po sa akin. Kung meron po po ako physical na nagmamahal sa akin, kailangan ko rin po ng spiritual na magmamahal po sa akin. Tapos kung ngayon po, kung ipagkakalo po ng buhay ng Panginoon, na maging stay po ako, ito po ay kalooban niya. Tunay na maraming kaparaanan ng paglilingkod ang maaaring isagawa na kalakip ng panalangin. Kailangan lamang ay ating isapuso't isip ang bawat paglilingkod upang ating maibigay ang lahat ng ating makakayanan. Kalakip ng pananampalataya na tanging ang banal na espiritu lamang ang may kakayahang makapagpabago ng buhay ng bawat isa. Sa ngalan ng hangaring makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako si Viola Didayo, nag-uulat mula sa San Jose del Monte, Bulacan para sa Hope Today, NPUC News Live.